Nag-live po ako kasi gusto ko live balitasan yung ginawang kalokohan ni Coco Pimentel. Ganito guys, manganganak daw yung asawa. Tapos nagpunta ka... Ang pinag-uusapan natin dito sa Senator Coco Pimentel. Okay, ganare. Promise talaga yung para puputok yung utak ko ngayon sa galit. Hindi kasi ano, eto muna yung... Kasi alam nyo, wala na akong ligot lahat dahil nga, ano, pilit akong humahanap ng paraan na ihanap ng PPE yung mga ospital. Kasi nga po, nagkakamatayan yung mga doktor natin. Alam nyo po ba guys, 500 pa lang po, nasa 500 pa lang ang confirmed cases ng COVID sa Pilipinas. 500 pa lang. Pero 5 doktor na po ang namatay. Sa Italy, mahigit 60,000 na yung cases. Ang namamatay na doktor doon, 23 pa lang. Sa Pilipinas, sa Italy po, may isang doktor na namamatay for every around 2,700 cases. Almost 2,800 cases, isang doktor na namamatay. Sa Pilipinas po, isang doktor ang namamatay per 110 cases. Sa Italy, 1 per 2,779. Dito, 1 per 110. Putok na yung balita na yan at naluloka na lahat. Tapos, itong si Coco, nasabihan pa naman na senador, gagawin niya. Pinipirit ko talaga hindi magmura. Kanina nga, nagmura ako rin sa post ko. Hindi ko napigilan eh. Inedit ko na lang. Pilit ako ng asterisk yung letter P ng puta para... Kunwari, hindi ako nagmumura. Hindi, ganun rin. Nagpunta sa Makati Med. Manganganak daw yung asawa. Tapos daw, according to sa kwento niya, kaysa daw, may nag-text sa kanya o tumawag sa kanya taga RITM, karaw positive siya sa COVID. Okay, wait lang. Tapos binasa ko yung mga balita. Inamin niya, natirang kaso siya. Masakit pa katawan niya nung araw na yon. Tapos inuubo daw, ganyan. So, symptomatic ka na. May sintomas ka na person under investigation. Dapat dyan, nag-isolate ka na. Pero hindi. Namasyal ka pa, nag-field trip ka pa sa Makati Med. Anong katratatuhan naman yan, Coco? Ano ba naman ka-irresponsibility? Ngayon, sabihin, hindi. Hindi naman niya sinasadya yon kasi may chatroom ako dito. Hindi ko lang sabihin kung anong chatroom. Basta chatroom na maraming mga taga-gobyerno. Tapos hindi, baka raw hindi niya yung sinasadya. Ano lang daw, it was just a lapse in judgment. Senador ka, alam mo may namamatay. Two days ago lang, pumirma ka nung bayanihan, yung kakornihan na pangalan ng batas na yun, yung Bayanihan Act para sa COVID. Pinirmahan mo, tapos lapse of judgment. Alam mo, suggestion ko talaga sa PDP laban, kung gusto nyo po na ma-maintain yung credibility ng partido nyo, i-expel nyo na si Coco. Hindi lulusot yan. Pag kayo po, pinagbigyan nyo si Coco, baka manalo pa mga dilaw sa susunod na eleksyon. Napaka-irresponsable, guys. Gawain ba ng matinong tao yun? Mayari, isipin nyo, ilang araw na akong kung sino-sino tinatawagan ko ng mga politiko, kaibigan. Alam nyo ba na nabuburaot na ako ng kaibigan para makadiskarte ako ng PPE para sa mga ospital? Tapos kanina nakadiskarte ako ng 200 pieces. Yung 100, ipinadala ko sa Bataan Provincial. May 100 pa dito, hahanap ko pa nabibigyan ng ospital. Hindi naman ako government official. Tingnan nyo ako guys, hindi ako government official. Desperado ako na umaharap ng paraan para masagip yung mga doktor natin. Tapos itong government official, pinaperwisyo yung sarili niyang bayan, ang trabaho niya para padaliin yung buhay. Hindi naman literal na padaliin, paikliin yung buhay ng... Naiintindihan nyo yung nararamdaman ko, guys. Hindi ko trabaho na gawin to. Pero naaawa ako sa bayan ko.
So, hinahanap ko yung PPE sa mga litik na ospital dahil nagtutumbahan yung mga doktor. Samantalang si Coco, yun yung trabaho niya, na ihanap ng paraan yung mga ospital, tapos imbis na makatulong, nakaperwisyo pa. O eh, ngayon, sasabihin, ah, si Coco, hindi naman, baka naman wala namang nahawahan na doktor. Baka naman hindi nakahawa sa MMC. O, di sige, hindi siya nakahawa. Pero alam nyo ba, guys, ano ibig sabihin ng doktor na naka-quarantine? Ang doktor po na naka-quarantine ng 2 weeks, eh doktor na hindi makakapanggamot. So, for 2 straight weeks, at least, for 2 straight weeks, yung mga doktor, mga nurse, mga medical staff na naka-quarantine ngayon sa Medical City, hindi makapanggagamot ng mga posibleng may COVID. Eh kung yung hindi nila magamot yung namatay. Gets din nyo? Grabing kapirvision. Eh kung sa ispakul lang nagpunta si Coco, wala akong pakialam. Kahit magpa-ispakul siya dun eh. Pero, ospital? The height of the responsibility, guys. Coco, kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Mahiya ka kay Pangulo. Yung mga PDP, expel nyo na. Kasi alam nyo, de syempre, hindi ko naman, hindi naman ibig sabihin na araw-araw, naghahanap ako ng PPE. Pero ibig sabihin ko dito guys, tipong ilang araw na, tawag ako ng tawag ko saan-saan, ilang araw na, nag-iisip ako ng joke para ka ako nalulukot man kayo, natatakot, tumawa man lang kayo, kasi naawa ako sa bayang ko. Tapos it, wala na akong tulog, yung na-absent na ako sa karambola, sa radio show ko. Kasi naawa ako sa bayan. Eh sabi ko, magaling naman ako magpatawa. O, hindi naman sa magaling na magaling, pero may tumatawa naman sa ano. Sige, magpatawa na lang ako pagka wala akong magawa para may matuwa man lang. Tapos, ganito pa gagawin ni Coco. Guys, mag-resign ka na, Coco. Nakakahiya ginawa mo. Mag-resign ka na, tapos magtago ka na lang sa kuweba. Magtago ka na lang sa isang kuweba sa Misamis. Mahala ka na dyan. Ano pa kredibilidad mo na titira? Kasi guys, isipin ninyo, yung isang namatay, si Dr. Raul Jara. Hindi ko siya personal na kilala. Hindi ko siya personal na kilala, pero isa yon sa mga pinakamagagaling daw na cardiologist sa buong Pilipinas. Sa isang bansa, guys, na ang doktor, eh one doctor per 33,000 Filipinos. Tapos, one doctor per 33,000. Tapos sabihin na natin na tatlong doktor yung na-quarantine dahil kay Coco. O di halos 100,000 Pilipino, mahihirapan magka-access sa doktor lalo. Dahil sa ginawa mo, Coco. 1 per 33,000. Eh, di kung tatlong doktor halimbawa yung na-quarantine, eh di 99,000 yun. Nung isang araw, itong si doktor, ano, pangalan na ito, yung babae, taga St. Luke's naman. Yung umpisa pa lang daw ng COVID pandemic na to, eh tinamaan na siya ng COVID. Ano ba pangalan ng doktor? Kunin ko may picture. Kaka-stress. Yung ano daw, yung may bata pang maliit na anak, tapos tinamaan siya, tapos inilagnat, tapos nagsusuka, tapos ngayon nagtatain na, tapos feeling niya mamamatay na siya. Tapos sabi niya, Diyos ko, hindi ko pa po gustong mawala sa mundo. Yung anak ko po, miss na miss ko na po. Yung mga ganun, naiyak ako dun ha. Tapos, Coco naman, manahimik ka na lang, umalis ka na sa daog ka. Di ba alam niyo yun? Yung nag-viral na babae, ano ba pangalan nun? Kunin ko nga yung pangalan at mabanggit man lang. Si patient ano, 194 ba yun? Alam ba yun? Nandito yun eh. Kunin ko lang yung pangalan. Eto. Ako si patient 194. Basahin ko sa inyo yung message ni ate ha. Noong March 23, 2020, si Dr. Grace Caras Torres. Grace Caras Torres, ang sabi. Ito yung kwento ni ate. Pinost sa sarili niyang Facebook page.
Mabuti lang sa akin yung direktang malaman kaysa sa chismis. Hindi ko akalaing tatamaan ako agad. Nagsisimula pa lang ang gyera nun. Casualty na ako. Akala ko chikungunya lang. High-grade fevers na paulit-ulit. Kakaibang sakit ng ulo at katawan. Hindi makakain. Sakalang nagsinkin sa akin na posibleng COVID nga ito nung malaman ko may symptoms din yung kasama kong nag-opera ilang araw lang ang nakalipas. Diyos ko po, una kong naisip ang pamilya ko. Ang anak kong 4 na taong gulang. Ang magulang kong seniors. In-expose ko sila. Ang iyak ko nun. Di balin lang ako. Wag lang sila. Nagkulong na ako sa kwarto. Nag-birthday akong naka-quarantine. May sakit na nakamamatay. Buti pala umabot pa ako ng 42. Wala akong choice kundi libangin ang sarili ko sa pagbabasa ng social media. Ang mga colleagues ko may COVID na naka-intubate. Ibig sabihin nun, may tubo na sa bibig. 4 na nga sa kanila namatay. Akala ko pagaling na ako, bigla ako nagtae. Sabi sa Wuhan, pag nagkaroon ka ng gastrointestinal symptoms, tuloy-tuloy nang pumapangit ang kondisyon. Ngayon lang ako natakot. Napaiyak ako. Hindi pa ako handang mamatay. Masamang damo ako, di ba? Kailangan pa ako ng anak ko, sasabak pa ako sa gyera. Hindi lang pala virus ang kalaban ko, pati katinuan ng pag-iisip. Kaya kamustahin nyo yung mga kakilala nyo may sakit. Yung mga naka-quarantine at saka yung mga pamilya nila. Kailangan nila ng pagpapalakas ng loob. Sana matapos na to. Sana gumaling na kami. Sana wala nang mamatay. Miss ko na yung anak ko. Ngunit salamat pa din sa lahat ng taong tumutulong. At nangamusta. Too many to mention. Mahal ko kayo. Diyos ko. Maraming salamat po at buhay pa at okay, pamilya ko. Hindi to alam ni Coco na senator pa naman siya. Namamatay yung mga doktor. Tangina Coco, ba't ginagawa mo yan? Ako hindi ko alam kung makakalusot ako dito sa epidemya na ito. Nag-iossi ako dati eh. Koko, tangina. Hindi nyo ba alam, pinapagamot ako since December pa, 1,000 na tinatapong, wala na akong pera. Nasawang-awa ako rin sa mga hospital, sa mga ano, medical staff na Cardinal Santos. Nagpadala pa akong 10,000 na pagkain. Samantalan dito, kulang na yung pagkain ko. Hindi ko naman trabaho ito, hindi naman ako government official. Hihirapan na ako. Tapos yung mga government official na yan, sila pa sa gabal. Hindi tama. Kriminal yung ginawa mo ko. Hindi ka naman bobo. Kung bobo ka lang eh. Kung si Lenny ka lang, papatawad kita. Alam mo ba ginagawa ni Lenny ngayon, Coco? Ha? Si Lenny, yung mga dilaw na fashion designer, kinausap niya lahat. Gumagawa sila ngayon ng PPE. Isipin nyo si Lenny, ganun ang kahina ulo. Gumagawa pa ng PPE, umahanap ng paraan para makatulong. Sabihin nyo ng Apple si Lenny o hindi, si Lenny Robredo, sabihin nyo ng Apple at lahat. Pero kahit kaipala, nakakatulong si Lenny, hindi ka mukha-buko ko, nakakasagaba lang. Mahiya ka! Daig ka pa ni Lenny! 4 na taon natin, nilalait yung tao, tapos siya umaharap ng paraan kahit makatulong ng konti. Sabihin na natin na kulang yung tulong, sige, lait-laitin nyo na. Pero tumutulong si Lenny. Oh, so paano sino to? Sino si Coco Pimentel? So sino si Coco Pimentel? Ang lalaking umubos, ang senador na umubos sa Makati Medical Center, ganun.
Tangina, Coco, mag-resign ka na kung may respeto ka pa sa sarili mo. Mag-retire ka na sa politika, hindi ka para dyan. Alam mo, totohanan lang ha, Senator Coco, tinuturo kong kaibigan yung kapatid mo, si Commissioner Astra. Mabait sa akin yan eh, sa tsaka yung asawa niya, si Coco Naik. Mabait sa akin yan. Pasensya na po, secretary ba yung ano? Ano ba position ng Commission ng Filipinos Overseas? Secretary level man. Ewan ko, basta commissioner, si Commissioner Astra Pimentel Naik. Pasensya na ma'am kung namura ko yung pagkapatid ninyo. Eh, tarantado naman po kasi talaga. Kasi po nakikita nyo po tayo rito, hindi tayo maganda o gaga. Para kung hindi natin... Hindi po natin alam kung hanggang gaano katagal itong quarantine. Oo, sinabing April 15. Pero mahalin natin kung April 15 lang yan. Kasi buong mundo ko, guys, para doon sa mga nakatira pa dyan sa ilalim ng bato, yung pong ibang mga bansa, ang standard po nila ay 8 to 10 to 12 weeks, 3 months. Ang in-announce ni Pangulo, 1 month lang. Hindi ko alam kung i-extend nila, pero ang standard sa ibang bansa, 3 months. So naghahanap na tayo ng paraan. Desperado na tayo maghanap ng paraan para ma-survive tayo. Tapos ganyan ang gagawin mo, Coco. Lintik ka. Yun na lang muna, guys. Pahinga lang muna.